Panateros, nako, may korupsyon na namang nabuking sa Senado. Ito kaya ay totoo? Ito ho ba ay haka-haka lang? Ano kaya ang tunay na nangyari ho dito sa Senate building? Yeah, grabe, ang laki. Ha? Mamaya ipapakita natin alam kung na bakit yan. Natin nasabing narinig ito ba sa ay news. May korupsyon. Sobrang dubli ang korupsyon. Ito ha, panoorin nyo ito. Napaka-importante ito. Kasi alam nyo mga kababayan, ito ho ang dahilan kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Kaya nga. Naghihirap po ang bawat Pilipino, nananatili tayong third world country, nananatili tayong ganito dahil ho sa mga sobrang proyekto ng ating gobyerno. Sobra ho ang mga tinatawag nating mga substandard na proyekto ng gobyerno, tapos lobong-lobo yung amount. Ito ha, panoorin nyo ito. Grabe ho ito. Ipinahinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang pagtatayo sa bagong gusali ng Senado. Sobrang korupsyon, yan ang nagpapahirap sa mga Pilipino. ...ng Senado sa Taguig dahil sa lumobong gastusin sa proyekto. Taguig. Hindi raw itutuloy ang konstruksyon hanggat hindi natapos ang inutos niyang review. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa May Fort Bonifacio sa Taguig City. Mas importante pa talaga yun, ano? Kesa na gumawa ng batas at hindi naman pangit o hindi naman masagwa yung Senate building dyan sa Pasay, aba, talagang kailangan pang ipagpatuloy ito. Kasi naaalala ko dati, pinahihinto ito dahil sabi, prioridad na lang ibang bagay, wag na ito. Natapos, ang new Senate building ang nakatakdang maging bagong tahanan ng Senado mula sa kasalukuyang opisina nito sa GSIS building sa Pasay. Alam niyo, ilang taon na ho itong ginagawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit delayed na delayed ho ito eh. Pero sa flag raising ceremony kasama ang mga empleyado ng Senado kanina. Nako! Mismong si Senate President. Nako! Nakamaong lang naman ho. Naman ang Senate President na yan. Kayo lahat! Magbarong! Except ako! Kaya nga. Nakamaong ka lang, Senate President. Actually, nakita ko sa Twitter yan, daming pumuna kay Escudero. Parang sinasabi nila, bakit naman ganyan yung Senate President natin? Naka-t-shirt lang to, hindi nga collared. Oh, although, sigurado ako, mamahalin yan. At the same time, nakamaong. Tapos nagagalit pa sila, bakit daw nakahikaw? Sa akin naman, ito naman ang punto ko dyan. Wala namang problema yan as long as nagagawa mo yung trabaho mo eh. Wala namang problema yan, basta allowed din yung iba. Baka mamaya magalit ka pag hindi nakabarong yung iba. Ha? Dapat pantay-pantay. Hindi pa pwedeng ano, at saka pwede ba yung iba rin mga mga kababaihan dyan? Pwede ba naka-skirt na lang? Ha? Parang, o kaya, maganda siguro, gakunin mong fashion designer yung jowa mong si Heart Evangelista para damitan niya lahat ng mga kababaihan dyan. Para pagka pumunta dyan, parang may fashion statement ang Senado, di ba? Hindi, biro lang, Senator Cheese. Pero ito, sa akin naman talaga walang issue yung ganyang-ganyang pagdadamit. Okay lang naman yan. As long as naayos nila trabaho nila. Yun ang importante sa atin. Cheese Escudero na ang nagsabing malabo pa raw silang makalipat sa lalong madaling panahon. Marami pa raw kasing kailangang resolbahin sa proyekto. Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali lupa at building ng Setyembre. Sino man nagsabi? Kalala ko na. Si Pangako Guy. Si Pulop, ano? Pulop Promises na si ano ba yun? Subiri ba yun? Ewan natin, di natin alam, ha? Hindi rin totoo na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Nako. Kahit hanggang 2025, sa palagay ko'y hindi pa rin. Ayon pa kay Escudero, nagulat siya sa laki na pala ng gastusin sa pagpapatayo ng new Senate building. Mula sa original na 8.9 billion pesos noong 2019, mahigit na 23 ang tinaas nito. Grabing pataas. Naman, grabe, building. Grabe. Original plan 8.9 lang. More than. Kasi 8,
9 na sabihin na natin, round off natin. 9 plus 9, 18. Eh, 23 ito. So, may additional pang, ano kaya yun? 5 billion. Kanino 18, kaya napuntang bulsa ang 5 billion dyan? May additional 5 billion. Kanino kaya mapunta yun? Eh, question lang naman. Dobli, grabe. Sobra ng dobli ang presyo. Legit na paglobo o ito ay dahil lang siyempre, alam mo naman yung pera, di ba? Bumababa yung halaga ng pera. Eh baka siguro kaya lumobo ng todo-todo. O baka naman kaya pinoprolong para talagang humaba yung construction tapos tumaas ng tumaas yung presyo. Eh bawat pagtaas ng mga construction material, aba, siyempre meron nagaganap na nabilihan doon pagpatong, di ba? Dagdag patong sa presyo para makabulsa. Yun. Haka-haka mo lang yan. Ganyan ang mga matalino sa nakaw. Hindi. Eto. Eto ha, makinig kayo na mabuti. Dito, nung narinig ko to, medyo tumindig talaga yung aking senses, ika nga. Yung aking, anong ba ito? 69 cents. Ha? Talagang ang galing ng utak basta pagdating sa nakawan. Yung aking, anong ba ito? 69 cents. Ano yun? Nalalaman natin na mukhang may something. May amoy PC. Amoy PC. Amoy medyo PC. Ano ito, medyo ano, iba kakaiba. Panoorin nyo, ha? Aabot na sa higit 23 billion pesos ngayon. Sa ngayon, 10 billion pesos na raw ang naibayad ng Senado para sa proyekto. Nagpagawa ng sariling gusali ang Senado para hindi na ito gumastos ng bilyong-bilyong pisong renta sa GSIS. Sa ngayon kasi mahigit 127 million pesos ang binabayarang renta ng Senado kada taon. Pero dahil sa laki ng diferensya sa required na budget noon at ngayon, ipinipigil muna ni Escudero ang pagbabayad at konstruksyon sa new Senate building. Ipa-review muna sa Senate Committee on Accounts ang proyekto. Nauuhiyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa na gagastos ng ganito kalaki. Ang Senado, nais kong tingnan. Correct. Alam mo, yun ang ano dyan eh. Gagastos ang Senado. Wala namang problema kung tayo ay isang mayamang bansa. At tayo ay may sobra, wala namang problema, gumastos ng malaki. Kaya lang mas marami pa ho sana ng magandang prioridad ang Senado kesa naman po yung gumastos sa ganyan. Eh, sabi nga nung iba, banat ba kasi yung gastos na rental dun sa building ngayon, eh sana dyan na lang napupunta. Eh wala namang problema sana ho yun. Pero kung ganyan yung lobo, medyo sobrang laki ho niyan. Baka makailang taon muna bago maabot yung ganyang kalaking amount para dun sa rental, di ba? So, tingnan natin. Ewan ko. Masyado kasi yung paglobo eh. Eh, tingnan nga natin. Sino ba kasi gumawa nito? Sino ho bang, kaninong construction po ba ito? Tingnan nga natin. Construction ng corruption. Talaga bang nararapat ang at kung paano ito mapababa? Paglilinaw ni Escudero, wala silang nakikitang anomalya sa proyekto. Wala. Wala lang daw niyang ipabusisi ang mga detalye. Nako, sino ba yan? Soberi. Soberi. Hoy! Talagang aktibo si Sir, ha? Nito para malaman kung pwede pang mapababa ang gastos para rito. Una na kasing pinuna sa report ng Senate Accounts Committee na may mga binago ang contractor ng new Senate building sa detalye ng proyekto. May binago pa? Nagresulta raw ito sa karagdagang gastusin na abot sa 833 million pesos. Yan na ba yun? Yan na ba ho yung ano? Binago daw. Hindi, malay lang naman natin. Ito haka-haka lang. Binago din additional malay expenses. Natin, amount 833 million. Asan yung akin? Grabe. Bakit ganyan ang bilis talaga ng mga makakating kamay. Sa akin, tsaka kay boss. Kahit wala saan. Paano tatayo niyan? Mayroong... Paano yung for the boys dyan? Hindi, baka ganun lang ang usapan. Di naman, hindi tayo sigurado dun. Haka-haka lang yun. O paano naman kay for the boys dyan? Ay, masyado naman. Okay. Sabi nung construction, sabi niya, sige. Tingnan natin, lakihan natin. Haka-haka lang naman yan.
Ang Hilmars Construction Corporation ang kontraktor ng new Senate building. Mm-hmm. Sila rin ang kumpanya na nadawit sa umano'y overpriced na parking building ng Makati City Hall. Ang nadawit sa overpriced, yun pala ang construction. Yung construction na gumawa dito sa Senate building, same construction din daw. Na gumawa doon sa Makati. Nabuhing. Nabuking na nga. TV5 ba? Baka mamaya ako na naman pagbintangan naglabas niyan. Galing sa news niyo yan. Yung Senate building, yung construction diyan, same construction daw dun sa mga anomalyang construction sa Makati. Ayun, booking. Sino kaya yun? Sabihin ko na ba yung alam na dish? Ulitin nga natin. Sa mga binay ba yan? Ano ba yung pandinig ko, mga kababayan? O, pakinggay. Sa mga binay ba yan? Ng new Senate building. Sila rin ang kumpanya na nadawit sa umano'y overpriced na parking building ng Makati. Naku, yung parking! Nakamahal na parking! Tang na. Overpriced sa parking ng Makati. Ha? Sino ba yon? Kay binay? Wala ba tayong batas na nagsasabi na pag ang isang construction ay na-involve na sa maanumalyang transaksyon sa gobyerno, eh bawal nang kunin? Kaya nga. Na-involve ka na nga eh. Doon sa construction. Involved sa na sa gobyerno. Sa corruption. O diba, na-involve ka na sa anomalya. Tapos kukunin ka pa. Abay, isang malaking katarantaduhan ata to ah. Malaking katarantaduhan o ata to, sir, mga ma'am. Hindi, ito ah. Logic says, alam mo nang yung construction na yun may anomalya, na may problema, tapos kukunin mo pa. Kaya nga, sino kayang nagkukuha niyang construction na may anomalya? Parang ganiri lang to eh, di ba? Na nabuking na. Pare, ikaw, may boyfriend na may lalaki na liligaw sa'yo. Gusto ka maging na, boyfriend. Banatay. Pero itong boyfriend na to, meron na tong history na may bet ka. May, ano, merong history ito na ng bababae. Tapos winarningan ka na ng mga kaibigan mo. Best friend, wag mo nang ano yan kasi may ano yan eh, may istorya yan ng ano ng babaero. Minsan niya hindi lang babaero. Aklakero pa. Pag wala nang pera yan, tumatakbo na yan sa mga ano 150. Wag mo nang sagutin yan, delicates ka diyan. 'Di ba? Oh, sabihin sa'yo, delicates ka, huwag ka na dyan. Bakit ka pa dyan sumasama? Huwag mo na sagutin yan. Eh, ikaw naman, tanga, marupok. Hindi, nagbago na daw siya. Nagbago na, hindi na daw siya ganun. Iba na siya lang ngayon. Ang bait nga, oh. Panay ang bigay ng bulaklak. Alam mo, te, kaya panay ang bigay ng bulaklak niyan... Kasi gusto lang niyan maamoy yung bulaklak mo. Da. Gusto niya lang matikman yung bulaklak mo, te. Huwag kang tanga. Correct. Gago! Di ba? O, ikaw naman, tanga-tanga talaga. Pumatol ka pa. O, ayan, inulit. Tapos magagalit ka ngayon doon sa lalaki, inulit. Eh, kung sagutin nga kaya nung lalaki, te, tanga mo naman eh. Ginawa ko na nga ito nun, ulitin mo. Sinagot mo pa ako. O, parang ganyan yung nangyari dito eh. O, maanomalya na nga itong construction na ito. Hindi ako nagsabi ha, frontliner ha. Frontline pala, Frontline Pilipinas, TV5 ba nagsabi niyan ha. Maanomalya yung kumpanya. Tapos kinuha pa sa Senado. Eh, sino bang senator ang in charge diyan? City Hall 2 na inimbestigahan sa Senado noong 20. Mantakin mo, inimbestiga na nga sila sa Senado, kinuha pa sila ng Senado. Kaya nga. Grabe. Siguro sabi ng Senado. Tayo, involved kayo sa anomalya. Meron kayong record na nagbibigay kayo ha. Sabi siguro ng Senate, sige, kunin namin kayo. Kanino kaya yan? Binay? Katarantaduhan, di ba? Anak ng weteng ka, oo.
2014. Wala akong binibitiwang akusasyon laban kanino man. Oh, wala daw siyang akusasyon, ha? Wala daw siya sinasabing akusasyon kahit kanino man. Pero ang tanong, sino bang in charge dyan? Pakapanoorin nyo. Subalit nagulat lang ako at hindi naging magaang na tanggapin ko bilang tagapangulo ng Senado na gumastos ang pamahalaan mula sa kabanambayan ang nang ganito kalaki. Pabor naman si dating Senator Ping Lacson na rehusin ang tinatayong gusali. Siya rin kasi at... Siyempre si Senator Lacson hindi pwedeng papahulian. 2025 na, malapit na eleksyon. Kaya kailangan siya magkomento kahit hindi na po siya senador. Hindi, bilang senador naman dati, nagkomento lang siya. Kayo naman. Hindi totoo naman, ha? Nagkomento siya, hindi din siya pabor na ganun daw kalaki. Dating Senate Committee on Accounts Chair ng pasinayaan ng construction sa new Senate building. Pero paliwanag niya, normal na lumobo sa 23 billion pesos ang presyo ng proyekto. Dahil kung dati, 90,000 per square meter lang ang presyo ng lupa sa Taguig. Ngayon, posibleng umabot na sa 500,000 pesos per square meter. Grabe, 90 to 500,000 ang paglaki ng per square meter. Pero kung si Lacson pabor, tila nagulat naman si Senator Nancy Binay sa mga pahayag ni Escudero. Si Binay ay dati ring chairperson ng Senate Accounts Committee. Ayun! Si Senator Binay naman pala ang chair ng Senate Finance Committee. Sinasabi ko na nga kay Binay eh. Basta sa Makati, nakaso yan eh. Sa mga Binay ang ano dyan eh. Nakasuhan dyan noon eh. Na nabooking sa overpricing sa Makati. Wala tayong pinagbibintangan, ha? Alam na this, Binay. This is just so funny. Bakit kanyo? Sino ba yung na-involve doon sa Makati na anomalya? Construction? Sino ba yung nahatulan doon? Di ba mga Binay? Yung kapatid nga nito nahatulan eh. Yung kapatid niyang lalaki na Mio noon. Yung construction doon. Tapos, ito naman ang pinuno ng Senate Finance. My gosh. Ibig sabihin siya yung in-charge sa pera. What the heck? Ha? Ang kapatid nahatulan ng anomalya sa korte ng korupsyon. Tapos, this is on record, my God. Yung kapatid niya meron talagang problema. Nagka-problema, di ba? Nahatulan, ho. Oh. Oo. May problema tungkol doon sa paghawak ng pera doon sa kanilang lungsod. Tapos sa yung kapatid ang inilagay nyo sa Senate in charge ng finance. Hindi isang mga bubo rin tong senator. Tapos, eto matindi. Eto matindi. Same construction company ang ginamit doon sa... May anomalya doon sa Makati parking. Yun din ang construction dito sa Senate building. Yan nga eh. Ang tawag dyan, coincidence. Tawag dyan, kabubuhan. Taon laang. Fate ang tawag dyan. F-A-T-E. Kapalaran. Kabubuhan. Walang yung kapalaran yan. Kapalaran o kalapad ng palad. Again, wala po tayong hinuhusgahan dito, ha. Wala po tayong sinasabi na si Madam involved sa anything, ha. Pero kailangan ko ba bang ispilingin yan? Kailangan ko ba bang i-drawing sa inyo yan? Hindi, kayo na lang po, mga kababayan. Kayo magsulat dyan sa baba. I-comment nyo. Ito ho ba ay sa tingin nyong katanggap-tanggap sa ating mamamayang Pilipino? Katanggap-tanggap po ba yung paglobo ng hindi lang 2 times, more than 2 times. At ang pinag-uusapan dito, hindi million na, billion. Kaya nga. Ibig sabihin, billion. Kung yung million nga, magugulat ka kung 2 times eh. Ito, billion. Ang pagka 2 times niya, billion. Alam nyo ba kung gaano kadami zero ang billion? Ha? Tapos, hindi ba mag-iinit ang puwit mo, ang construction ay same ng construction company doon sa... May anomalya na sa Makati. Ang nag-handle pa ay yung namumuno sa Makati. Ewan mo na lang. Hindi, ako wala tayong sinasabi kabubuhan dito. Kabubuhan na nga. Wala tayong sinasabi. Panluloko. Antayin natin magpaliwanag si Senator Binay kung ano nangyayari dyan. Pero sandali.
Pilipino naman kami, hindi naman po kami pwedeng magbulag-bulagan at magtanga-tangahan. Dami na nga nagtanga-tangahan noong 2022. Magtatanga-tangahan pa rin ngayon. Pero there is something, ika nga. There is something fishy around there. Alam mo, antae. Hindi, ito, walang biro ito, ha. Subukan nyo. There is something fishy there, Binay Nancy. Yung tae, subukan mo tumahin sa dyaryo. Why you take this same construction? Balutin mo. Ilagay mo yan sa kwarto mo. Eventually, mawawala amoy niyan sa tingin nyo. Mga ngamoy at mga ngamoy yan. Di ba? So, kayo na lang po ang bahalang humusga. Tiit niya, senador na raw noong 2019 si SP Escudero at matagal niyang alam na 8.9 billion pesos ang nakalaang budget para... Sabi nito ni... Yun naman yung argument ni Binay. Matagal lang senador si Escudero at alam naman niya 8.9 billion yan. Alam naman talaga niya 8.9 billion. Ang kini-question niya, yung pagtaas. Pagloko. Hindi naman niya kini-question yung 8.9 billion eh. Tuloy. Tama. Iba pa raw dito ang gagastusin para sa ibang bahagi ng proyekto. Sa kabila nito, handa naman daw siyang magpaliwanag ng direkta kay... Ay, magpaliwanag ka talaga! Escudero, kesa ang makinig ang bagong leader ng Senado sa mga bubuyog at... Nako! Pinagbintangan pa yung mga bubuyog. Sino kaya yung bubuyog na yun? Patay-tay dyan. Patay-tay dyan! Parang alam ko na nangyayari dito, ha. Nagtuturuto si Binay, ha. Siguro sino kaya sa tingin niya yung bubuyog na pinagbibintangan niya? Ako, may hinala ako. Alam naman natin kung sino yung parang malapit, di ba? Kay Escudero. O si Cayetano. Bakit yung sinasabing bubuyog? Alam mo naman, may alitan ng mga Binay at Cayetano. Di ba? Alam niya yan. Dahil ulat po ang mga Binay sa mga Cayetano dyan sa Taguig. Napahiya sila dyan eh. Supreme Court nagsabi, pahiya sila. Kaya, ayan na, bumibira na si Madam. Balita ko lang naman, ang tatakbong mayor ng Makati yung asawa nito. Hindi nga sila magkasundo nung... Siya pala, tapos yung mayor ngayon ng Binay ang tatakbo doon yung asawa niya. So para magkakalaban na naman ang Binay to Binay. Yan ang sinasabi ko. Isang katarantaduhan talaga 'to. Kaya paano makaahon sa kahirapan ang mga Pilipino kung ganyan kayo, kanya-kanya kayong palusot. Kanya-kanya kayong gumagawa ng pangbubulsa ninyo. Paano tataas, paano maasikaso ang pangkabuhayan ng mga mahihirap kung kayo lang mismo ang iniisip ninyo, sarili ninyo, nag-iisip kung paano makapangbulsa. Imagine, ang original na plano sa bagong Senate building is 8.9 billion lang. Tapos ngayon nabulabog ang sa ganito, ngayon lang nalalaman na nagiging 23 plus billion. Sobra ng parang dubli, plus may 5 billion. Yes, dumudubli pa. Saan kinukuha ang pera niyan? Pera ng mga taxpayer, pera ng kabanampayan. Di na ba kayo nahiya? Tapos, ang construction pang kinukuha, yung construction pa na dati involved na sa anomalia. Involved na sa overpricing. Diba Binay, Nancy Binay? May kaso yung kapatid mo, nakasuha na, nahusgahan na. Kaya nga, hindi na siya pwedeng makatakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Banned na siya dahil ilang kayang kaso niya sa pagnanakaw ng kapatid mo.
Tapos ikaw pa, ang humahawak ng budget dyan. Wow, di wow. Oh my gosh. Grabe, grabe, manggaling-galing talaga ninyo. Ang galing-galing, ang construction, ang kinuha niya construction, yung construction na may anomalya sa overpricing na noon sa Makati parking na sobrang laki ng budget noon. Kaya nga, na-involve yung kapatid niya. Tapos ngayon si Nancy Binay pa ang ano, huwag ka na, yun ako Nancy Binay, history na ninyo yan. Mahirap na rin ninyo tanggalin yang history ninyo ng mga kawatan kayo. Simula sa tatay mo, corruption. Nako, kaya yan talaga kayo, halos lahat na kayo politiko. Dahil dyan siguro kayo yumayaman. Ginagawa ninyong gatasan ang pamulitiko. So ato, taong bayan, paano makaahon sa hirap itong Pilipinas? Third, ano na tayo? Baka papunta pa tayo sa fourth country, yung pinaka kulilat na talaga tayo. Third world country tayo, so papunta tayo sa fourth world country kung mayroon pa. Dahil sa administrasyong ito ngayon, lahat malapit nang mawala ng value ang piso. Tingnan nyo, inflation napakataas. Share market, sobrang bagsak. Value ng piso, bumagsak. Mga bilihin, sobrang taas. Ang gobyerno, walang pakialam. Party-party every week, pasyonsyo sa Malacanang. Firecrackers, million ang expenses according to Harry Roque. Firecrackers lang yan. Kailangan pa bang magpa-firecrackers? Talagang magaling talaga magwaldas, maglustay itong gobyernong ito ng pera ng kaba ng bayan. Kaya talagang pahirap, gumagapang, ilang milyon na ang hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw ngayon dahil sa sahod nila sobrang liit. Minimum wage nila sobrang liit. Hindi na sila makakup sa taas ng bilihin. Kulang-kulang yung sahod nila. Ilan lang yung araw nila. Halimbawa, may araw, isang araw nila, 600 pesos or 800, let's say 1,000 ang isang araw nila. Kung arawan sila. Bibili ng mga bilihin, ilan na ang kilo ng karni. Sibuyas, ano palang, Bombay palang, sobrang mahal. Luya palang, 400 na ang kilo. Magkano na lang ang bibilihin? Pitsi-pitsi. Mabudget ba yan sa tatlong bisis na kainan yung 1,000? Hindi. Paano kung may mga anak ka? Paano pa yung mga bayarin mo sa electric, tubig? Paano pa yung mga bayarin ng mga bata sa eskwelahan o kung anong mga ano ng mga project ng mga anak? Wala talaga. Pero itong mga politiko natin, nagpapasasa, nagpapayaman sa kanilang mga... Naku, ang sarap ninyong murahin. Ayoko nang magmura kasi nakapanggigil talaga kayo. Panluloko talaga ito sa taong bayang ginagawa ninyo.